Ano bang nire-reacta natin? May development nga ba sa ICC o nanggagaling lamang sa isa o dalawang taong hindi naman talaga tagapagsalita ng ICC? In the event po na... Hindi, ang problema ko, kung ang hirap mag-react nang wala ako nakikitang dokumento mula sa ICC at hindi ICC mismo ang nagsasalita. At kung pagbabasihan mo, ang napanood ko lamang yata ay si Secretary Remulla. Sabi niya, may nakita raw siyang dokumento na parang gusto siyang interviewin. Tama ba? Yun lang narinig ko. Pero hindi ko naman nakikita pa yung papel. At kung gusto man siyang interviewin, hindi ko alam kung napadala na siya ng notisa na gusto siyang imbitahin. Papaunahan ko na. Unique at kakaiba ito dahil kung pag-uusapan natin ang nakaraan ng Senado, yung mga naunang Senate President sa kaso ni Senator Enrile, sa kaso ni Senator De Lima, sa kaso ni Senator Trillanes, ang naging pasya ng Senate President sa mga panahong yon, huwag payagang arestuhin ang isang senador habang nagsesesyon ang Senado. In-extend ng konti yan sa kaso ni Senator Trillanes. Huwag payagang arestuhin sa loob ng pasilidad ng Senado. Pero sa labas, pwede na. O paglabas, pwede na. Alam nyo? Pero hindi sinasabing immune siya sa aresto. Pangalawa, sa ilalim ng saligang batas, immune from arrest ang isang mambabatas para sa isang krimen na ang kaparusahan ay hindi lalampas ng 6 na taon. Kung pag-aaralan ninyo ang ICC at kasalukuyan pa lamang namin pinag-aaralan nito, ang parusa sa crimes against humanity na chismis na sinasabi nila, kaya mahirap eh, na yun daw ang ikakaso, ay not more than 30 years. So, ang not more than 30 years ba, pasok sa hindi lalampas sa 6 na taon? Ang batas kasi natin, may minimum, may maximum. Eh, ang batas doon, iba eh. So, pag in-apply mo yung konstitusyon natin sa terminolohiya ng batas nila, posibleng pumasok. Diba? Ang not more than 6 years, pasok sa not more than 30 years. So, pinapapag-aralan namin sa mga abogado ngayon at tiyak ko pinag-aaralan din ng abogado ni Senator Bato. So, hindi sa ganun ka simple. Sunod, kung mag-i-issue ng warrant, ito'y puro katanungan lamang. Kung mag-i-issue ng warrant nga ang ICC, kung hindi na tayo miyembro ng ICC, ba't natin susundin yung warrant na in-issue niya? Iba yung may jurisdiction sila nung nangyari yung mga events na sinasabi nila. Dun sa, ngayon, di na tayo miyembro eh. So, legal bang pwedeng ipatupad yan ng polis? Hindi ko alam ang sagot. Legal bang, pag pinakitaan ka ng warrant ng ICC na hindi na tayo miyembro, anong legal na epekto nandito? So, marahil, baka may dagdag pang proseso. Yung tinatawag nating recognition of foreign judgment na para madesisyon na ng korte kung tama nga ba yon o legal o hindi. Tapos yung korte natin na lokal ang mag-i-issue o hindi mag-i-issue, depende sa kanila. Ito'y lahat bagong mga sitwasyon legal na hindi pa natin napagdadaanan. So hindi ko ba masabi kung anong magiging kapasahan dahil hindi pa namin klarong nakikita rin yung mga legalidad na papasok dito. Pinapapag-aralan ko pa rin sa legal ng Senate. Pero the Supreme Court has already ruled that during the period na miyembro pa tayo ng Rome Statute, covered pa rin siya. May responsibility pa rin yung Pilipinas to respect the international. Pero ano bang nakasulat dun sa ICC? May jurisdiction sila pag hindi nagfa-function ang korte natin. Nakahanda ka ba? Nakahanda ba ako aminin na hindi nagpa-function ang justice system sa ating bansa? Na kinakailangan silang manghimasok at makialam dito? I'm sorry? Who would decide whether it's well, tila nagpasa ang administrasyon.
na hindi nila kinoconcede yun, kaya nga ayaw nila mag-cooperate. Di ba? Pero isa yun sa requirements ako, may jurisdiction sila. May jurisdiction sila dahil dysfunctional. Hindi nagpa-function ng tama. Walang remedy dito. Ang mga victim at naapi. So, depende. Again, pinapapag-aralan ko, ito yung mga katanungan lamang. Hindi ko ito posisyon, hindi ito posisyon pa ng Senado, pero pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kasalimuot nitong isong to. At hindi ganun kasimple ng question legal lamang. Sir, tumabot sa point na magkaroon na ng arrest order, ano yung magiging responsibility ng Senate leadership kay Senator Bato? Pag-protection na diba siya, papayagan na mag-stay dito sa Senate to avoid? Well, nangyari na yan dati. Di ba? Mahigit isang buwan yata dito. Mas naalala nyo siguro. Si Senator Chilianes. So, we will follow tradition, the practice of the Senate, and accord the same treatment with respect to him. But again, Sally, the issue is, saan galing ba yung, ano ba yung warrant na pinag-uusapan natin? Ano ba yung papel na yon? Kung napakinggan nyo yung hearing ng isang araw, si Pastor Kibuloy nga may warrant na eh, pero hindi naman daw kailangan sumuko eh. Yun, Philippine Court na nag-issue nun, ha? So, kung gaano karami siguro ang abogado, ganong karami yung legal na opinion kaugnay sa bagay na ito. So, ayoko munang tuldukan ito. Sorry, sir. We will follow tradition, meaning kung protektahan ko ng Senate. Meaning, when in session, yun ang susundan ko, when in session, we will not allow any arrest while inside the Senate. We will not allow it to because it will remove or perhaps diminish, that was the reason they gave before. It will diminish the integrity and the prestige of the institution if that is allowed. So, sir, naaral na ng Senate of possibility. Apo. Apo. At ito mga binanggit ko sa inyo, mga tanong na pinukul ko rin sa kanila na hindi nila masagot. SP, yung tanong ko lang po kanina. So, kapag-usap na po ba kayo ni Senator Bagoy? Kanina lang, nag-usap kami tungkol doon. Pero, bahagyan tungkol doon. Pero mas patungkol dun sa security detail niya. Ha? Sabi niya kasi tinanggalan daw siya, di ba? So, pinag-uusapan namin kanina, bagaman bahagya lang kasi nag-CA na kami. Kaugnay ng sitwasyon. Inaalam ko pa lang yung sitwasyon niya. Kasi hindi naman niya personal na binring up sa akin yun. Ang rule ng Senator, it comes to... Well, last night, we amended a portion of the rules. Maliban na lang kung pagod na kayo kagabi at kulang na yung kape. Na ino-authorize namin yung Sergeant at Arms to do what he can to protect not only the institution, the office, the building, and those in it, but also the members of the Senate. So, kung ano man yung ibig sabihin nun, pag-aaralan pa namin, ang importante na authorize na yung Sergeant at Arms na gawin yun. Ito'y bugso, sa totoo lang, hindi ng sitwasyon ni Senator Bato ni Senator Bongo. Ito'y bugso, itong amendment na ito ay dahil dun sa nangyari sa mga pagdinig kay Mayor Alice Goh na nagkaroon ng banta sa ilang miyembro at nagkaroon ng ilang question kaugnay sa pag-serve ng mga warrant of arrest at contempt orders ng Senado na kailangan pang dumaan sa police. So, inauthorize na namin specifically at directly ang Sergeant at Arms na iserve yung mga warrant at contempt orders maliban sa police.